Mga Woody, isang simple, wow! Maganda at eleganteng modular cabinet naman ang gagawin natin. Tara, simulan na natin. Mga ka-Woody, ang cabinet na to ay medyo malaki, so kailangan yung cabinet ay de-assembled. So yun yung primary concern ko sa paggawa ng cabinet na to. Ang taas niya ay 96 inches at ang lapad niya ay 49 inches. At ang lalim naman niya ay 20 inches. So yan mga guys, kinat ko muna siya sa kanyang dimension, sa lapad, sa haba. Kaya ang discarding ginawa ko dito mga ka-Woody ay pare-parehas ng dimension yung top, bottom, pati yung mga shelf na divider kung tawagin. Ang ginamit ko dito mga ka-Woody ay 3-4 na Marinda plyboard. So para diretso siya at walang, konti lang ang bend, di katulad ng plywood. Mga ka-Woody, ang cabinet na ito ay pintura ang gagamitin maliban sa pinto. Ang pinto ay gagawin nating laminated, baliktaran. Ang pintura ng buong cabinet ay glossy. I-mamatch natin siya sa laminated na white na gloss. So yan mga Woody, yung buong edge nung cabinet ay nilagyan ko ng barateha and then saka ko siya nilagyan ng polytap at maliha. Pagkatapos ng maliha ay pin primer ko siya ng permacoat. Yun ang ginamit kong primer sa kanya para hindi na umitit masyado pag pininturahan natin ng glossy. After that, pinahiran ko siya ng putty. Yun yung common na ginagamit ko, lacquer spot putty mga ka-Woody, para pag pinahiran natin siya ng glossy ay makintab. So yan mga guys, tama yung panahon. Mainit. Ito na mga ka-Woody ang gagawin natin pinto. Ito ay laminated na baliktaran. So pinahiran ko muna yung one side ng ating pinto. Ganun na rin ang ating HPL o yung laminate. Pagkatapos itong matuyo after mga 10 minutes, saka natin idikit. Kabilaan to mga ka-Woody. So yan, nilagyan ko muna ng harang or yung mga dowels. Malaking dowels. Para hindi agad dumikit. O may align ko muna siya bago natin siya idikit. So ayan, diskarte mga ka-Woody. Kung gusto nyo matuto ng basic na pag-laminate mga ka-Woody, meron akong video. Mag-iwan ako ng link sa description kung paano yung mga simple, mga basic na pag-laminate. Mga pagkakat ng manual kung wala kayong mga router. So yan, dikit muna natin mga ka-Woody. Press natin yung ating dinikit na laminate sa plywood at saka natin ikat ng router. Ang gamit dito mga ka-Woody ay flush trim bit na 516. So ayan mga ka-Woody, mabilis
pag merong kayong mga hand tools, o I mean power tools, mga Woody. Kung hand tools naman, pwede din mga Woody. Technique lang, experience. As you go along, matututunan niyo yung mga diskarte. So ayan, kaya power tools ang ginamit ko ay para mapadali. So ayan, after kong malagyan ng kabilaan, eto na yung sa bahay mismo ng ating gagawan. So sinukat natin siya dun sa talaga sa sulok ng kanilang bahay. So medyo makipot yung gawaan namin. Pagpasensyahan nyo na yung ating maliit na lugar. So yan, nagyan ko muna ng plint. Kasi napansin ko sa kanya nung sinukatan ko ay hindi pantay yung floor. So kaya yan ang ating nilagay para maipantay natin yung buong cabinet. So yan mga Woody, kung di ka pa nagsasubscribe, don't forget to click subscribe para update po kayo sa ating mga gagawin pang videos. So mga Woody, yung ginawa ko dito ay pin-reassemble ko na siya sa bahay, doon sa amin, bago ko yung pinaka mainframe lang, pero yung the rest, katulad nito mga divider, so I mean yung iba ay ngayon ko lang talaga i-assemble, katulad nung divider at yung pinto. So dito ko na siya ginawa. So ayan mga Woody, inumpisahan ko siya from bottom, pataas. Pero nilagyan ko siya ng isang side, yung inuna ko kanina, para at least meron tayong basis. So yung pagkakabila ng ating mga shelf at ng divider. So ayan, yung didiskarte lang para pantay siya. So ayan, gumamasin nyo guys, meron na yung mga pinag-screwhan. So ayan yung mga pin reassemble ko. So ayan yung kabilang side naman. Make sure na yung alignment is nandun pa rin. So ayan mga Woody, double check. Double check ng squareness. Pantay yung mga kanto. Ayan. Para maganda ating gawa. Quality. So yan mga Woody, panoorin na kung paano ko siya binuo from bottom to top. So mapasin nyo no guys, medyo masikip yung area. So yun lang naman yung isang concern natin dun last time. So pero okay naman. So ayan, dyan na yung pinaka last na shelf, maliban dun sa itaas pa. So yan mga Woody, malapit na nating matapos. Pinaka ibabaw na lang. Ayan. So yan mga Woody, malapit na siyang matapos. In-screw na lang din siya. Sobrang taas kasi talaga.
kailangan natin gumamit ng upuan. So ayan, last 3 screw. Ang sumunod naman natin igrabit dito mga kabudi ay ang backer board na magsisilbing pampatibay ng buong cabinet. Pagkatapos ay saka ko in-screw. So ayan, buong paligid pati yung gitna. Yan ang magsisilbing backbone ng ating cabinet. Magtapos naman nun mga kabuti ay kinabit ko naman ang hanger rod, ating stainless steel hanger rod. So kinabit ko lang siya sa gitna. So ayan mga kabuti, in-screw ko lang siya. Meron siyang tatlong screw, so enough na para mag-hold siya ng maraming hanger. Sumunod naman yung kabila. So ayan, align muna. Matapos may align ay saka natin screw. Ayan, check lang natin yung gitna kung sentro, kung sentrong-sentro na siya. Ayan, matapos ang hanger rod na yan mga kabudi ay sinunod ko naman ng pinto. So yan, kung mapansin nyo, inabot na tayo ng gabi. So yan mga kabudi, ang ginamit ko dito ay concealed hinges na soft close. So yan, ang purpose ng kahoy na yan is para maging perpendicular yung ating concealed hinges. So ayan, minamarkahan ko lang siya dun sa center ng para align na align. So ayan, kabit naman natin ang ating pinto. So kung mapansin nyo, dinamihan ko yung ating concealed hinges para at least kabudi ay medyo malaki nga kasi itong ating cabinet, so medyo mabigat na rin yung pinto, kaya dinamihan na natin ng concealed hinges para matibay. Sa pagkakabit ng concealed hinges mga kabudi ay i-center nyo muna yung mga alignment o yung mga screw para meron kayong adjustment, pataas man o pababa ay meron kayong may a-adjust kasi nga nasa gitna pa yung inyong adjustment. So isang tip lang yun mga kabudi. So ayan mga kabudi, makatapos nating may kabit yan ay adjustment. So adjustment from left to right, yung spacing sa gitna especially. So ayan, so pag gumagamit kayo ng concealed hinges, doon nyo na lang malalaman mga guys kung or mape-perfect nyo siya as you go along pag lagi nyo siyang ginagamit o kinakabit, especially kung katulad niya mabibigat yung inyong kinakabit na pinto.
makakakuha kayo na experience. Ang kinakabit ko naman dito mga Woody ay ang handle, T-bar handle. Ito ay 12-inch stainless steel, 12-inch T-bar handle. In-order ko sa Lazada. So ayan mga Woody, malapit nang matapos ang ating cabinet. Ayan, matapos natin may kabit yan ay eto na ang ating project. Maraming maraming salamat nga pala kay paring John Gregorio at sa family niya sa pagpapagawa nito, pati nung last time na hanging kitchen cabinet. Shoutout nga pala kay Lodi Wildsty. At syempre, shoutout din kay Cook and Taste Channel. Panoodin nyo kanyang channel. At congratulations nga pala sa aking idol na ka-YouTuber, si Caballeros. Congratulations, monetize ka na. At syempre, huwag niyong kakalimutan na aking channel. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga gagawin ko pang video. Thanks for watching, guys!